Hello po sa inyong lahat. Ngayon po ay tutuloy na natin ang pag-analyze ng interesting game sa katatapos lang na Superbet Rapid and Blitz na ginanap sa Bucharest 2019. So nasa last round na tayo ng Rapid Section at ang napili kong i-analyze sa laro ay sa laro nila Super Grandmaster Vladislav Artemiev ng Russia versus Super Grandmaster and First Fischer Random World Champion Wesley So. Ayan, so bago po natin tuluyang i-analyze ang game na ito, ay sagutin muna natin yung naiwang puzzle last video sa laro nila Wesley at ni Aronian. Ayan. So dito, konting review lang po sa mga hindi po nakasubaybay. So dito, ang ginawa ni Wesley ay Bishop takes D8 na kung saan ito po ay blunder dahil nagkaroon po ng Bishop takes H3 excellent in-between move si Levon na kung saan ang idea ay threatening direct na mate sa G2. Ayan. So ang ginawa dito ni Wesley, nag-Bishop G5, binalak niya. Yun nga lang, meron pa rin Bishop G4 na malakas. Nag-Knight C dito, dinepensahan yung Knight sa F3. Then nag-rook takes F3, knight takes F3, then rook F8. Na kung saan ito po ay very complicated sa white at nauwi po sa panalo si Levon. Yan. So dito po, ang tanong natin sa ating problem solving or sa ating puzzle ay ano yung mas kahit papaano mas safe and sound at pwede pang ituloy. Playable pa rin ang white. Okay po. So ako po ay nagpapasalamat sa mga nag-try na sumagot at nakita ko po yung inyong mga comments. Maraming salamat po sa inyong effort. Isa-isahin po natin. So may tumira po ng H4. Ayan. So pag nag-H4, depensa sa G5, yun nga lang, naiwan yung G4 square na weak. So atakado pa rin yung knight sa F3. Na kung saan pag nag-dinepensahan, persadong dipensahan. Kasi pag kinapture yan, capture, bubukas ang king. So persadong may pamalit na knight takes F3. Yun nga lang po, may knight E6. Aatakihin yung bishop sa G5. Napakalakas pa rin. At kung i-eliminate naman yung strong knight, Bishop takes E6, so may threat sa rook sa A2, so pwersado mag-react. Then at the same time, meron na rin pong coming knight F7, pupwersahin pa rin umalis yung takip na bishop sa G5 para ma-attackin ni Levon yung G file. At babalik uli mamayan, yung bishop sa E6 ay babalik mamaya sa H3 ulit. Posibilidad po yan para makontinue ng black yung malakas na pressure sa mating attack. Ayan. So, meron naman pong mga sumagot na yan po yung sagot nun, ha? Yan po yung response ng black dyan. May sumagot naman ng knight e3. So, depensa sa g2. So, dito nga lang po, ang problema dito, may bishop e6. Yan ang malakas. Yan. So, bishop e6 muna kasi dito, hindi pwedeng mag-direct rook takes f3 para mahang yung bishop sa g5. Kasi pag queen takes f3, hindi po pwedeng i-capture yung bishop sa g5 kasi may queen f8, mamamati yung black. Kasi may bishop, hindi pwedeng i-cover, hindi pwedeng ipangharang. So bishop e6 muna. I-oppose muna yung strong diagonal bishop. Then dito po, kapag kumapture ang white, knight takes e6, so threat yung bishop sa g5. Yan ang possibility. Ngayon kung hindi naman kumapture, yung black naman ang kakapture sa bishop sa b3. Pag queen takes b3, then knight e6, aatakihin naman yung bishop sa g5. So may ganun pong possibility. Okay? So, at meron namang sumagot ng king h1. So ito medyo mapayapa ito kasi iwas na sa pin with bishop takes h3 na threat. Then wala pang pin din sa f2. So mamaya pwede nang malaya na makamove yan kung may pagkakataon. Ayan. So yun nga lang po, may knight e6 pa rin. So under attack pa rin yung bishop sa g5. So obligado. Halimbawa kung magbibishop e3, may queen takes e4 naman. So hanging yung pawn sa e4. Simple lang, then walang compensation sa white. So, lamang pa rin po ang black. Ngayon, kung magbibishop e7 naman, yan, pag bishop e7, alright, meron naman pong malakas na rook f4. So, itetreaten yung pawn pa rin sa e4. Nakatreat pa rin. Then, followed with knight g8, aatakihin na yung bishop sa e7. Okay po? Alright, so tingnan na kagad natin kung ano yung pinakamalakas. Dito po, ang pinaka very active na idea ay bishop e7. Yan ang pinaka very active. Na kung saan kapag nag bishop takes h3 ang black, so threat pa rin yung mate, mayroon ng knight e3. Depensa muna. Ngayon, pag nag bishop takes, f takes, so wala pa rin problema sa pawn sa g2 kasi may rook sa a2 na depensado yung pawn sa g2. So rook e8, iwas na yung under attack sa rook sa f8, then may knight h4 naman, atakihin yung queen. Na kung saan, pwersadong mag-react, queen g3, may rook af2, ang idea ay rook f8 mate. So, obligado uli mag-react. Knight e6, takpan yung strong diagonal bishop. Then, at the same time, mag-connect yung rooks para maraming depensa sa back rank niya. Yun nga lang po, may rook f3. Then, queen g4. Bishop takes, queen takes, rook takes h3, rook takes e7. Then, meron ng knight f5. So, in this position, very active na po, nabuhay na. So, at least lumalaban ng white. May chance pa rin manalo.
may chance din na madraw. So at least ang ano lang naman natin dito, ang hinahanap lang naman natin dito yung pwede pang ituloy na laban. Pwede pang ituloy na position. Compare it naman dun sa naging nangyari sa actual game, na kapag bishop takes d8, pag bishop takes h3 ni Levon, naging fatal po ang position ng white. Okay po? So sana po natuto po kayo sa problem solving na ito. Alright, so punta na po tayo ngayon sa ating i-analyze na laro. At bago yon ay tingnan muna natin yung pairing and results after round 8. So dito po sa round 8, nanalo si tabla si Jiri kay Korobov, nanalo si Karyakin kay Anand, Lekwang Artemiev tabla, ubos si Karwana kay Mamedyarov, at Wesley So ay ubos kay Aronian. Yun po yung inanalyze natin. So after round 8, ang leading pa rin po ay si Korobov. Ito po yung standing with 11 points, Anis Jiri 9 points, Anand, Aronian, Mamedyarov, pare-pareho po silang 9 points. Karyakin 8, tayo sila ni Karwana Artemiev sa 7 points, and Lekwang Liam 6 points, at si Wesley ay 5 points. Ayan. Alright, so tingnan na po natin kung ano ang nangyari sa game na ito. So, Artemiev played knight f3. So, very flexible opening, d5, centralized lang si Wesley, g3, g6, bishop g2, bishop g7, d4, knight f6, c4. So, na-transpose po sa tinatawag nating Fianchetto-Grunfeld. Okay, or Grunfeld-Fianchetto. Ayan, so d-take c4, so linya pa rin po. Knight a3. C5, so early pressure kagad sa center. Castle, d takes c5. Then dito c3, so main line pa rin ng ito yung pinaka top move ng line na ito. C3 ang idea, since makakapture na rin naman yung c-pawn ni Wesley, so gusto niya pang-destroy na lang niya sa pawn structure. At least kung kakapture ng white to, masisira sa 3 pawn islands, whereas ang black 2 pawn islands lang, so mas pabor. Yung nga lang, may ginawang good move si Artemiev. Aral na aral din with knight b5. Good move. So, si Wesley ang pinapa-capture sa b2. Then, after bishop takes b2, so, at least makatulong pa sa white's development with tempo. Ayan, pero hindi pinansin ni Wesley. Nag-knight a6 na lang siya. Mas minabuti niyang piliin yung development kumpara sa tulungan niya yung kalaban niya or yung white to develop. So, ganun lang naman po yun eh. Then, nag-knight takes c3 si Artemiev. Very safety. Then, yan, knight takes c3. So, after knight takes, so okay na rin po. Nga lang dito, equal. Slightly better when it comes to development siguro. Pero, madali na po yung ano na to. Playable na sa black talaga to. Nag-knight fe4. So, dinipensahan yung under attack knight. And then, at the same time, may tension pa sa knight sa c3. So, ang ginawa, knight takes e4, knight takes e4, bishop d4. So, pinapalit na kagad ni Artemiev yung strong Fianchetto bishop. Yan po talaga sa King's Indian, sa Grunfeld, sa Benoni, sa Benko. Napakalakas po ng Fianchetto na yan. So pag na-eliminate yan, maganda na pong ano yon, sign sa white. Queen takes d4, knight takes d4. So ang aga kagad nagpalitan. So definitely, malamang-lamang, dikit na sa draw ito. Ang aga kasing nagkapalitan. Rook ac1 ang idea, rook c7. Rook d8 lang. Then nag f4. Good move to prevent the coming coming e5. Ayan. So dito, kasi kapag nag rook c7 directly, meron pong e5. Ayan o. Oh. Then pag nag knight b3, magbi bishop g4. So ipoprovoke lang or itetreaten lang yung pawn sa e2 na kapag nag f3 ang white, so naprovoke, then babalik lang somewhere on bishop e6. Yan, pwede yan. Kasi at least, pangit na yung pawn sa f3. Hindi naman kinakailangan i-move ng white yan eh. So parang pinapakommit lang, pinapaprovoke lang para po sumagwa ang posisyon ng white. Okay po, so favorable yan definitely sa black. Kasi hindi naman dapat igalaw yung pawn na yan dyan eh. Mawi-weaken lang eh. Okay, so na-block pa yung bishop sa g2. Okay, balik po natin. So dito ang ginawa, nag f4 muna to prevent the coming e5. Then mag-rook c7 na mamaya. May mga ganong idea. Then ginawa ni Wesley ay bishop g4. So pinoprovoke niya pa rin na mag h3 naman. Na kung saan yan pong ginawa ni Artemiev, h3, bishop d7. So dito po, pwede naman siya ditong dumiretso na bishop d7. Yun nga lang, mas maganda yung may pawn sa h3 para manatiling nakatali yung bishop sa g2. So, kung aalis man ang bishop somewhere, at least may hanging doon. So, yun po yung idea ni Wesley. Pinoprovoke niya muna. Bishop g4, h3, ayun, di may weakness na doon, yung white. O, di bishop d7. So, at least, may additional tempo siya doon at kahit pa paano mapigilan yung mga dapat na galawan ng light squared bishop ng white. Then, nag-rook c7, rook ac8, syempre, kailangan i-eliminate yan. Patong, rook fc1,
King F8. Ayan. So, since wala pa namang magawa dyan yung rook sa C7, so, King F8 muna, depensa muna dito sa E7. Activate lang yung king para just in case umalis yung bishop sa D7, depensado na yung pawn sa E7. Then, King F2, nag-activate lang si Artemiev. F6, ang idea, mag-E5 na. Then, napansin ni Artemiev na slightly weak na yung square sa E6. So, ginamit niya. Sinacrifice niya yung pawn sa H3 na kung saan kinapture nga ni Wesley. Bishop takes, then bishop e6. Ang idea po, hoping na pag bishop takes, knight takes, so double. Yun po yung pinakagusto ni Artemiev dito eh. Then, hindi pinansin ni Wesley yan. Nag-rook takes lang siya, rook takes, then f5. Yan po yung nakita ni Wesley. So, ang lamang ni Wesley dito, sa material, lamang ng isang pawn. Diba po? Ayan o, 6, then 5 na lang ang white. Pero, ang compensation naman dito ni Artemiev, na sa kanya yung 7th rank, then mamaya magamit niya yung e6 square. So dito nag-bishop d5 si Artemiev. Ang idea, tatalo ng knight doon. Double na naman. Then dito, ang drawback nga lang po, si Wesley may bishop sa h3 na nakatago, hindi makakontribute sa talagang bakbakan. Yun ang drawback niya dyan sa bishop takes h3 na yan. So dito, nakita pa rin ni Wesley yung good move, knight e4. So pwersahan na kasi nakatret, nakahang yung bishop sa d5. Pwersadong i-capture. Pero ito po yung pinili ni Wesley, genius. Rook takes knight. Then dito, nag-bishop takes b7 si Artemiev, na kung saan dito nagkaroon ng pag-asa si Wesley na mabilis lang niyang ma-equalize eh. Kasi po dito, pag bishop takes b7, nag-rook d2, bishop f3, kasi mag-bishop g4 na, atakihin na yung pawn sa e2, kaya pinigilan na ni Artemiev. Rook takes b2, rook takes a7, then nag-bishop g4. Realizing na ang outcome ng rook and pawn na ito ay madali lang i-draw. Ayan, so dito nag-rook a check. King G7, bishop takes, F takes G4, A4, so rook behind your opponent's passpawn. So yun nga po yung principle. So nasa likod, mas maganda. A5, H5, A6, King F7, A7, then King G7. So nakatulong po yung pawn sa E7 ni Wesley. Kasi dito kasi may mga idea na kung wala itong pawn sa E7, may idea na kapag ilalagay yung king sa F7, may rook H8. Na ipapa-capture yung pawn doon, na kung saan pag kinapture, may rook h7, check kain yung rook doon. May mga ganun pong tema eh, kung nai-imagine nyo po yung sinasabi ko. Yung nga lang may pawn sa e7, kaya barado, hindi pwedeng i-apply yung rook h8. So dito, hindi rin maiwanan ng king eh, yung mga pawns niya. Hindi rin pwedeng maiwanan na, halimbawa susugod doon, pipilitin. Hindi rin po kasi may mga h4, mamaya sacrifice din, dire-direcho naman yung passpawn. So malakas tong passpawn ni Wesley sa g4, mamaya. Kaya dito, ng king f1 na lang si Artemiev, rook a1 check, rook king f2, rook a2, king e3, rook a3 check, then king f2, so dito po ay nag-draw na sila. Halimbawa, kung pagpalagi natin pilitin ni Artemiev, king d4, yun nga lang po pag dito, yeah, pwedeng mag h4, or pwedeng i-maintain lang, palayuin muna yung king. Halimbawa, ganun muna, rook a1 muna. So pag lumayo, king c5, ha, ibang usapan yan kasi may h4. So, yan din po yung kahihinatnan eh. Hindi naman makaalis yung rook. Kasi nga, yun po, nasa A7 na, makakapture lang ng libre yan. Alright? So, kaya dito po, tabla lang talaga. Okay? So, wala po talagang magawa eh. Kumbaga, nakaporma po sa opening at middle game na pinasok nila eh. Although, merong mga mabibigat na ginawa, pero wala eh. Halos pareho sila ng understanding, tabla talaga. So, dito po, meron akong ipapapuzzle sa inyo. Okay, so ibalik ko lang ha. Yan, kasi dito after rook takes d4 kanina, kinapture kasi ni Artemiev yung b7. Na after rook d2, so makukuha rin yung isa sa mga pawn. Yun nga po yung nangyari, nakuha yung rook, yung pawn sa b2 na madaling itabla. So dito, ano kaya yung strategic problem solving po tayo ha? Strategic po ito, hindi po tactical ito. So ano sa palagay niyo yung pwede pang gawin dito ng white na at least playable, pwedeng ituloy, in control pa rin ng puti? Since iti-take advantage na yung bishop ng black sa h3 or yung bishop ni Wesley ay hindi magamit. Nasa kabila. Possible hanggang dito lang yan pero wala pa rin. Nakatabi pa rin. Na kung saan, malakas ang control pa rin ng white sa 7th rank. And then, yan. So may bishop pa rin na nagpa-function ng white na additional na galawan. Samantalang ang black kasi, oh, naka-misplace yung bishop niya sa H3. So ano po sa palagay niyo yung magandang idea rito, bukod sa bishop takes b7, ano sa palagay niyo yung magandang idea na pwede pang ituloy, may future pa, pwede pang maipilit ng puti or pwede maipilit ni Artemiev? Okay po, so i-comment nyo na lang po below kung ano po yung
nakikita nyo pong magandang idea bukod sa Bishop takes B7. At sa susunod na video natin, papasadaan uli natin, papakita ko sa inyo yung magandang idea ng white dito na pupwede pa niyang ituloy, may possibility manalo. Okay po? Ayan. So maraming maraming salamat po sa inyong matiyagang panonood. At sana po natuto muli kayo at nadagdagan ang inyong pundasyon ulit. Alright? So ngayon po ay babati muli tayo sa mga nagpapa-shoutout. So binabati natin si sila Choi Maure ng Lingayen, Pangasinan. Algen Store ng Kasiguran, Aurora. Malu of Sony Abriza Mall of Davao. Louis Versosa. JP Salavante. Karen Labutap ng Rosario, Cavite. Peter John De La Rosa ng Makati. John Olveda ng Tanza, Cavite. Jun Pico ng Tandag City. John Ford Kid, Silent Peace ng Guadalupe Mall, EDSA. Warren Zion ng Pasig. Elijah Patrick Navarrete. Jen Jamir at kay Dexter Adatu. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa channel na ito. Yung iba po, nakalista naman yan sa next video na lang. Promise yan. Ayan po. So, muli po ito pong inyong lingkod, International Master Roderick Nava. At God willing po ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang video.